Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit sa mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi parating nauunawaan ng mga tao ang mga inventors. Kahit nga si Thomas Edison na naka-imbento ng bumbilya, eh hindi siya maunawaan ng kanyang misis. Kasi bago na imbento ang bumbilya, nakagawa na siya ng 10,000 experiment at mahigit sa 10,000, all of them did not work. Kaya tinatanong siya ng asawa niya, "Pwede ba? Tigilan mo na yan. Imposible ang ginagawa mo." Pero nagpatuloy ang bawat inventor. Nagpatuloy at ang nagpakilala sa kanila sa mundo ay yung mga inimbento nila. Kaya doon nakikita ng tao, "I see the product, but I do not see the experiments that came before the product." Hiwalay sila kasi iba ang takbo ng isip nila. Pero yung mga products, yun ang sinasabi ng tao, "Now I understand the inventor." Bakit ko sinasabi sa inyo ito? Kung yun ay nangyayari sa mga inventor, yun din ay nangyari kay Jesus, yun din ang nangyari sa mga heroes, at yun din ang nangyari sa mga santo, higit sa lahat, sa mga martir. Nung magtagumpay si Jesus, saka nasabi ng tao, "Now I understand." Doon natin makikilala na hindi lahat ng simula ay malinaw. Pero nung magtagumpay si Jose Rizal at ang iba pang mga bayani, nasabi ng tao, ang highest tribute, "Now we understand why they died." Itong ating santo na binibigyan natin ng alaala ngayon, si San Sebastian,
Ang ibig sabihin noong pangalang Sebastian ay revered o worthy of veneration, karapat-dapat parangalan. Doon nila masasabi, iba ang kanyang takbo ng isip dahil siya ay Kristiyano. Si San Sebastian po ay sundalo. Pero hindi basta sundalo. Kung equivalent ng mga nakabantay kay Duterte ay yung Presidential Security Command, ang trabaho ni San Sebastian ay miyembro ng Praetorian Guards. Yun ang close-in security ng emperador ng Roma. Pero kahit inuusig ni Emperador Diocleciano ang mga Kristiyano, hindi inisip ni Sebastian na patayin ang emperador para matapos ang persecution. Ipinakita niya, ang akin tungkulin ay sagrado. Ang Diyos ang magdidesisyon tungkol kay Diocleciano. Doon niya ipinakita, siya ay isang sundalo na may prinsipyo. Hindi patay ng patay. Alam niya, kahit sa taong hindi kagalang-galang, may ibibigay na paggalang. Pero nung natuklasan ng emperador na si Sebastian ay Kristiyano, inunahan na siya. Itali sa puno at patamaan ng katakot-takot na mga palaso, arrows. Kaya ang imahe ni San Sebastian, nakatali sa puno at maraming nakabaon na arrows. Pero hindi siya namatay doon sa pagpapahirap na yon. Inaruga siya ng mga tao at naka-recover. Pero nung gumaling, ipinakita niya ang sarili niya ulit sa emperador para sabihin, tigilan na ang kahangalang ito. At nang nagulat ang emperador na siya ay buhay pa, pinatay siya sa pamamagitan ng paghahampas ng malalaking piraso ng kahoy. Iba ang takbo ng isip niya, pero katulad ng pangalan niyang Sebastian, worthy of veneration, sapagkat kahit ang mga pagano naniniwala sa katapatan. Ang naging kontrabida ay ang emperador at ang pinarangalan si San Sebastian. Ganon din si Jesus. Akala ng mga tao, mamumuno siya ng isang rebolusyon. Pero ibang uri ng rebolusyon ang nais ni Jesus. Rebolusyon ng pagbabago ng puso at isip. Kasi kung magre-rebolusyon at wala namang nabago sa puso at isip, balik sa dating problema. Pero ang nais ni Jesus, pag nabago ang puso at isip ng tao, may pag-uusad, may tunay na pagbabago. Kaya nga, yung pagsakay ni Jesus dito sa Ebanghelyo natin, yung pagsakay niya sa bangka, andoon sa tubig yung bangka at yung mga tao ay nasa pangpang, may degree of separation. Pero, yung sinasabi ni Jesus, yon ang kanyang relasyon sa tao. Katulad ng mga inventor, people will not see yung loob ng kanilang laboratorio. Hindi makikita kung saan dinevelop ang produkto. Katulad ng mga bayani at martir, hindi makakapasok ang tao sa puso at isip ng bayani
Pero nakikita ng tao, ito ang kagalang-galang. Ito ang aming pinararangalan. Sana hindi lang pinararangalan yung imahen ang mahalaga, nakita nila ano ang katuturan ng tao sa likod ng imahen. Ngayong araw na ito ay piyesta ng Lumban, Laguna. Ang isa nilang ginagawang kustumbre, dinadala ang imahe ni San Sebastian at paliliguan sa ilog. Masaya yung pagdadala ng imahen. Hindi siya prosesyon, parada at katakot-takot na basaan. Pero ang mahalaga, naunawaan ng tao, itong aming patron, larawan, namumukod-tangi ang kanyang takbo ng isip. Pero yung daladala namin siya sa ilog, he is one with the people. Sana po doon natin maipapakilala, God may be separate, but He is one with the people. God may be different from us, but He is united in His care, in His faithfulness to people. Sana maunawaan natin, katulad ng narinig sa unang pagbasa, prinsipe si Jonathan, pero kaibigang matalik ni David na inuusig ng kanyang amang si Saul. Iba ang kanilang ugnayan sa lipunan, pero ang friendship, doon naglingkod si Jonathan, I will protect my friend from my unjust father. Sana patuloy nating ipakilala. Maaring kaiba tayo sa kapwa-tao, pero ang mahalaga, ang welfare nila, yun ang nag-uugnay sa atin, sa kanila. Pag yun ang nangyari, ikaw ay magiging Sebastian. You will be revered. You will be worthy of veneration. Amen.